mamuhay sa piling ng mga aso. 18 lahat na iba't iba pa ang mga breed. Tila hindi yan pinuproblema ni Jerry Lakandula. Kayang-kaya niyang paamuhin ang pinakamababangis at pinakamakukulit na aso. Cute tignan! Ang lakas ding makasosyal. Pero sa totoo lang daw, kapag ganito karami ang asong iyong irarampa, nakakabahag ito ng buntot. Ang tanong, who let the dogs out? Siya, si Jerry Lakandula, ang tinatawag ngayong the pack leader. Ang nakita natin sa video, patikim pa lang pala. Dahil ang kanyang mga alaga, umaabot daw talaga ng 18. Kasama na rito si Marley, isang Labrador, si Rocky, isang American Bully, at si Tonyo na Doberman. Hindi naman magpapa-underdog ang German Shepherd na si Jenny, ang Aspie na si Churo, ang Husky na si Corky, at ang English Bulldog na si Chivas. Mapapa-race the wolf naman tayo sa apat na terrier na sina Ceci, Bansy, Thor at Duke. Sa dalawang poodle na si Zero at Milmil. Ang Pomeranian na si Dingo. Pati na sa Maltese na si Louie na mula pa ng Kuwait. Actually, ang aso ko lang dyan nung una ito, dalawa lang eh. Yung Aspin, si Churo. Hindi ko alam kung paano ko sila napasunod. Basta naging curious ako sa movement nila, tapos kumanood ng Cesar Milan. Sa pagkakaroon ko ng interest, bumili ako ng ibang aso. Tapos hanggang sa tumatanggap na ako ng aso na sinusurrender, ayan, hanggang nabuo yung pack. Tuwing 6 ng umaga, ginigising na ni Jerry ang kanyang mga aso para ihanda sa kanilang regular pack walk. As much as possible ako gumigising sa mga aso ko. Kasi pag pack leader ka, yun ang unang mong gagawin. Sa wild kasi, yung mga aso, ang unang babangon niyan yung pack leader, yung leader nila. Tapos yun ang unang maglalakad. So ang tendency, susunod niya yung ibang mga pack. So ang imprint nun, kailangan nilang magtrabaho, magantay bago sila kumain. Doon pumapasok yung disiplina. Doon mo na kukuha yung respeto mo sa aso mo. Ang kanilang lalakarin, 3 kilometro. Sa kanilang paglalakad, hindi rin maiwasan ang maliliit na aso na bubuhol sa mga malalaki. Hanggang sa ang ilan natatanggal sa pagkakatali. Pagka yung aso nyo accidentally nakawala, huwag kayong sisigaw, huwag kayong magpapanik, huwag kayong mag-hysterical. Iyaan nyo lang gawin ng aso yung dapat nilang gawin. Masaya, makakakita kami ng iba't ibang klaseng aso. Parang hindi kumpleto ang araw namin pag hindi siya dumadaan dito tuwing umaga. Mabait naman po, tsaka disiplinado po yung mga aso. Nakakatuwa po yung mga aso. Sa hinabahaba ng kanilang nilalakad, pahirapan para kina Jerry ang tindahan na ito. Madalas daw kasing may nag-aabang na aspin dito na humahabol pa sa kanila. Pero nung sinubukan daw ni Jerry na pairalin ang kanyang pagiging pack leader, ang mga asong nanggugulo sa kanila, kanyang napapaamo. Sinong magsasabing old dogs cannot learn new tricks? Pag dog lover ka, dapat pack leader ka. Hindi ikaw yung sumusunod sa kanila, kundi sila yung susunod sa'yo. Yun talagang balancing aso. Samantala, bukod sa araw-araw na pack walk, para mas mapatibay daw ang relasyon ni Jerry sa kanyang mga alaga, tinuturuan din niyang mga itong lumangoy. Isinasama sa gym para mag-treadmill. Sila rin ang paborito niyang bike buddies. Ganun din, parang sa wild din, naglalaro sila sa tubig, lumalangoy ang mga yan. Tsaka the added activities, another way yun para mapakalma mo sila. Kasi ang asong pagod, masaya yan. Wala siyang reason para mag-misbehave eh. Matutulog lang siya eh. Ang idolo ni Jerry, sino pa kundi ang pinakakilalang dog whisperer sa buong mundo, si Cesar Milan. So nanonood ako regularly sa Kuwait ng kay Cesar Milan. Ayun, pagka nandito ako sa Pilipinas, sina-apply ko sa mga aso ko. Hanggang nahasa at nagkaroon na rin si Jerry ng sarili niyang mga teknik sa pakikipag-usap at pagpapaamo sa mga aso. Bata pa lang daw, animal lover na talaga si Jerry.
5 to 6 years old pa nga lang daw siya. Umabot na ng mahigit isang dosena ang mga alaga niyang aso't pusa. Maliit pa lang ako, mahilig na akong maghulot ng pusa kasi yung lola ko, yung kinalakihan kong bahay. So may mga 12 yata ang pusa, tapos 7 na aso. Hindi ko alam na nag-rescue pala ako ng pusa at ng aso. Alam ko lang pinupulot ko sila kasi cute eh, gusto kong alagaan eh. Hanggang taong 1998, nakipagsapa na rin siya sa bansang Kuwait. Ang nature of work ko, ano, personal fitness trainer. I was known in Kuwait as the trainer for the stars actually. Kasi ang hawak ko naming mga kliyente, puro elitista. Taong 2006, nagbalik siya ng Pilipinas nung siya'y nagkaroon ng karamdaman. Dito sa Pilipinas actually, nagsimula ang maginig yung kamay ko, yung kalahati ng katawan ko. Sabi ng doktor, may essential tremors daw ako, so binigyan ako ng medication. Lumampas yung isang taon kalahati, wala namang nangyayaring maganda sa akin. Lalong magiging worse, bumabagal ako lumakad hanggang sa nakastick na yung kamay ko, hindi na nagsiswing yung kamay ko, nakadikit na lang sa gilid, tapos dinadrag ko yung paa ko. Hindi raw niya ito noon ininda, kaya nagbalik pa ng Kuwait. Hanggang napansin niyang ang dati niyang malakas at maliksing mga galaw, unti-unting bumagal. Kaya pala ako depressed nun, kaya magagalitin ako, marami akong nakaaway, marami akong nakasamaan ng loob. Pero nagsorry na ako sa kanilang lahat. Hindi ko alam na may sakit na pala ako kasi nasa deep depression na ako. Kahit sa kanyang pagtulog, kinakailangan pa niyang nakaaparato. Kasi yung brain ko, hindi na nagsisend ng proper signal sa breathing muscle ko. So, huminto ako huminga pag natutulog ako. Kaya pag natulog ako, dapat naka-CPAP machine ako or may katabi ko. Para siya gigising sa akin pag hindi ako humihinga. Taong 2012, si Jerry na-diagnose na may Parkinson's disease. May ibang test, lahat ng test, lahat ginawa sa utak ko. Tapos, kinakonfine ako sa hospital, binigyan ako ng gamot for Parkinson's. After one day, naging nasiswing ko na yung kamay ko, nakakalakad ako maayos. Unti-unting pinahina ng Parkinson si Jerry. Hanggang ang kanyang buong katawan, mistulang nawalan daw ng silbi. May time na gusto kong pakamatay, gusto kong ganito, ganyan. Lahat ng masamang thoughts sumasok sa isip ko. Na-depress ako, tapos hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Pero hindi siya sumuko. Kumbaga, inaangilan man ang kanyang kalusugan, pangil sa pangil naman siyang nakikipaglaban. Sa tulong din ng kanyang mga alagang aso. Hanggang ang kalusugan ni Jerry, unti-unting bumuti at ang itinuturing niyang man's best friend na nagsilbi rin niyang therapy, ang American bully na si Rocky. Kaya nung nakita kong ganun yung sitwasyon, sabi ko sa sarili ko, masarap mabuhay ng walang galit, walang winoworry. Ang advokasya ngayon ni Jerry, tulungan ang mga nahihirapan sa kanilang mga alagang aso. Isa si Hector sa humingi ng saklolo kay Jerry, ang kanyang American bully. At pero depresa kanaryo na alaga kasi, sobrang agresibo. May aggression sila sa pusa, nakapatay na pareha sila ng kuting. Una munang binasa ni Jerry ang ugali ng mga aso. Pagkatapos, pinaamoy ang kanyang sarili. Nung umamo, inilabas niya ito sa kulungan at inilakad. Sunod na ipinakilala ni Jerry si Rocky sa dalawang alagang aso ni Hector. Parang digital download yan. Pag namoy ng aso yung pet ng isang aso, di kaya yung genitals. Alam niya na kung anong meron tong aso. At dahil palaging nakakulong ang mga aso ni Hector, ipinakilala sa mga kapitbahay nilang aso. Hindi naman sila agresibo, kaya lang hindi sila saray makisocialize. Pinaka-learning dito would be, siyempre, number one, yung energy. Without yung proper na energy, may hirapan kang pasunurin yung mga aso. Kung sino man yung mag-handle ng mga aso, kailangan very dominant, tapos consistent ka sa lahat ng gusto mo ipagawa dun sa aso. Hindi raw lahat ng tao kayang magmahal ng aso. Pero lahat ng aso kaya raw magmahal ng tao. Ganyan katapat ang mga aso. Kapag sinabing man's best friend sila, tinototoo nila at isinasa puso. Mapapa-bawawaw ka talaga!